klaseng pangmamaltrato ito di umano ng isang pulis sa isang lalaki sa Davao Occidental. Ang ari nung lalaki, binuhusan ba naman daw ng sinamak, suka na may sili? Ito ang sinamak, suka na hinaluan at pinagbabaran ng iba't ibang spices kasama na ang mga sili. Madalas ginagawang sausawan ng mga inihaw at iprinito. Pero dito sa bayan ng Don Marcelino sa Davao Occidental sa Mindanao, ayon sa testimonya ng isang binatilyo, may ibang pinagbuhusan ang sinamak. Sa viral post na ito, makikitang humahagulgol at halatang na trauma ang binatilyo. Ang maselang parte kasi ng kanyang katawan, bigla-bigla na lang daw binuhusan ng sukang sinamak. Nandutong taon na po yun, kay bungagan pa daw nila. Yung isa ko, yun ako, ayaw na kay sakit kayo. Pagawas na ako nila, dato ko sa bomba, nagugas ko rito, kaya di na makahalang kayo. Tingnan ko lang, kasi balik kong itubag sa mga, kung isilan baka di rin ako, wala. At ang nambuhos sa kanyang ari ng sinamak, di umano, pulis! Imbis na tagapagtanggol ng naaapi, sila pa ang gumagawa ng kasamaan. Basta mga pulis, di na dapat pinagkakatiwalaan. Mo na yung brief o nga gisilihan siya sa pulis. Nangayo silag tabang sa pulis kay gibugbog siya ang papag. Gisilihan, hinuod. 2 taon siya katulog kay isa kagabi nga naghubag iyang kinataw in taon. Isa ba itong kaso ng police brutality o pang-aabuso? Kasama ang MSWD o ang Municipal Social Welfare and Development, ang biktima na 16 anyos at itago natin sa pangalang Emerson. Ikwinento niya ang nangyari. Pasado alas 7 raw nito lang Martes nung umuwing lasing ang kanyang ama. Emerson! Na itago natin sa pangalang Ray, ang mag-ama, nagkasagutan. Emerson! Mukod kumukulan na ngayon, huwag tabang. Si Emerson napatakbo sa tanggapan ng detachment ng 3rd Platoon 1st Davao Occidental Provincial Mobile Force Company para magpasaklolo. Pero dahil nataranta na raw siya nung mga oras na yon, sa halip na sa service desk, sa pahingahan ng mga pulis daw siya nakapasok. Kaya kung papagigukod ko niya huwag bunal mo, ito ang sumbong unta. At doon, nasundan siya ng kanyang ama. Pero sa halip na tulungan, di umano, pinagkatuwaan ng mga nakausap nilang pulis. Hanggang sa papasukin daw sila sa isang kwarto. Nandok na kayo kay. Kamandipalaw nga lang suga. Yun nila, patilawon na ko nila ng sinama. Kamandiguyog-guyog man nila. At ang kanilang mga ari, di umano, binuhusan ng mga pulis ng sukang sinamak. Diba bro, sa pulis ang mong short, ibubuan mag sinamak. Manauna akong papag ibubuan sinamak, sunod ako. Ano ko sir, tama na sir, kaya di na makaya, halang na kayo. Hindi man sila magpagawas ako ah. Sige lang noon sila katawa. Ilang sandali lang, pinalabas na raw sila ang kanyang ama. Bigla na lang daw nawala. Nato ko sa bumba nga. Nagpabumba ko sa itong kuha nila. Itong bata-bata nila dira. Gabot na ko sa balay, di na naman ko makayaglakan. Dahil sa kanyang sinapit, si Emerson, 2 araw daw na nahirapang maglakad. Hindi na rin siya makaihi ng maayos. Dili ko kahi ako. Kahiun ko, pero di ko kahi. Kaya ako na lang gantos sa pagkaugma na lang ako gihi. Gantos po yun ako pag aron mo gawas na nga akong ihi. Kaya di mong kagawas akong ihi, kaya sakit kayo. Akong gihukasan. Sige na ako gipaypayan, ma'am. Ang lola ni Emerson na si Cora, hindi rin niya tunay na pangalan. Nang gagalaiti sa di mano ginawa ng mga pulis sa kanyang apo. Buta ning akong apo. Wadyo na ingon nga,
Bunala na ako. Muna yung brief o nga gisilihan siya sa pulis. Kanang mga bago nga mga pulis na sa asahin sa Amoron, wako pagsalig, ana. May mga ayokong tabang sila. Mahinoy buhato nila, ma'am. Magsili man yun sa kong apo. Nang napag-istorya, kadali. At dahil hindi raw nila alam kung kanino magsusumbong, lalo't pulis din ang kanilang irereklamo. Ang tsahin ni Emerson na si Blessy, hindi rin niya tunay na pangalan. In-upload na lang ang video sa Facebook. Para makahingi po kami ng hostesya, tulong po sa publik. Ang pangyayari, agad na nakarating sa ina ni Emerson, si Linda, hindi rin niya tunay na pangalan, na nagtatrabaho bilang utility staff sa Digo City na 2 oras lang ang layo mula Don Marcelino. Nung nalaman ko, ma'am, niuli ko sa Miyerkules, kay aron makuha na ko ning problema sa akong anak dari. Ang gusto man jud niya, ma'am, nga hustisya lang jud daw nga gibuhat sa pulis sa iya. Ayon kay Emerson, nakita raw niya ang mga pulis na may gawa nito sa kanya bago pa pinatay ng mga ito ang ilaw at binuhusan nga sila ng sinamak. Nailan ako sila. Ang aming team, nakipag-ugnayan sa hepe ng PNP. Sino ba ang may gawa nito kay Emerson? Tinuro niya. Yan, nakilala niya. Nasaan na rin ba ang kanyang ama na umis ka po raw matapos din diumanong buhusan ng sinamak sa ari? Susunod, kung totoong ginawa ito ng mga pulis, ano ang kanilang motibo? Sinabihan daw ng bata na patayin kita. Pero hindi natin nag-tolerate. Hindi yun ang kalutasan. Wala na ako sila ginaling ato. Wala na ako sila giasar. Kanino nga ba tayo tatakbo para makahingi ng totoong saklolo para hindi maabuso? Ang kabuuang ulat sa aming pagbabalik. Kumusugot sa akong apo nga binuangan jud nila. Muna yung brief o nga gisilihan siya sa pulis. Hindi pa taon la poli yun kay bungagan pa daw nila. Kumusugot, yun ako, ayaw na kay sakit kayo. 16-anyos na binatilyo mula Davao Occidental sa Mindanao, umiiyak na nanawagan ng tulong sa social media. Sakit kayo, murot. Matapos di umano buhusan ang maselang parte ng kanyang katawan ng sukang sinamak na may sandamakmak pa namang sili, pati ang kanyang ama, binuhusan din daw nito. At ang may gawa raw nito sa kanila, ang hiningan pa man din nila ng tulong, mga pulis. Ano ko sir, tama na sir, kaya di na makaya, halang na kayo. Sige lang noon sila katawa. Wadid na ingon nga, bunala na ako. Sakit lang akong nauna sa mga pulis judya, ma'am. Kahit gabi nung nangyari ang insidente, hinding-hindi raw makakalimutan ni Emerson ang itsura ng mga pulis na di umano sumalbahe sa kanila. Tambok ko nung manay piklat der sagtang. Tong nagbubo sa kuha. Tong kadua, tambok ko siya mo tong naglingkod sa cutter eh. Mangka tong isa, sige kitawa sa kuha kay. Kuha naman to yun nung, tama lang kada ko yung nung. Kuha nung pusil. Tinungo ng aming team ang istasyon ng pulis. Ayon sa kanilang hepe, nagsagawa na siya ng sarili nilang investigasyon. Katunayan, tinukoy na raw ni Emerson ang gumawa nito sa kanya. Ang procedure natin is yung bata is binano namin kunti yung ano niya, face niya, protektahan yung bata na hindi din siya matakot. Then nagsagot naman din ang bata na hindi ako magkamali. Siya talaga. Sir, tulungan niyo po ako, sir. Nagsabi din daw sa information, na-trigger din yata ang pulis. Kasi sa harapan daw nila, sinabihan daw ng bata na patayin kita. Pero hindi natin nag-tolerate. Hindi yun ang kalutasan. Wala na ako sila ginaling ato. Wala na ako sila giasar. Nag-adto lang ko dito na ngayon kong tabang. Pero tumangging magpa-interview ang mga suspect. The whole team naman is na-relieve na daw. As of now, restricted pa rin sila. Nandoon sila sa provincial office ng Davao Occidental. May order na rin na para while ongoing yung case, doon lang muna sila. Hindi naman po sila nakakulong kasi hindi sila convicted. Yung pahayag sa side nila, ka-right din nila yan, na sagutin nila sa proper agency. After receive the subpoena, kailangan magsagot sila ng within 10 days.
There could be grounds for a possible charge of violation of Republic Act 7610, the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ranging from 6 years and one day up until 12 years. And that's going to depend on all the different circumstances. Kung mapatunayan talaga, madismiss sila sa serbisyo. Pinakababa dyan, possible demotion. Ito ay makukonsider nga hindi lang misconduct kundi isang brutality na nakumit ang mga kapulisan. Panawagan ito sa mga law enforcement. Sila ay vulnerable pa rin. Yung mga iba takot sa pulis. Sana ganun po yung maipakita ng ating mga kapulisan, no? Na yung mga batang Pinoy ay magnais na maging pulis dahil nakikita nila na sila ay magtatanggol ng kanilang mga karapatan. Para masigurong maayos na ang lagay ni Emerson, ipina-check up siya ng aming team. Wala naman po akong nakita na kahit ano na swelling or redness. Exposure niya po sa sinamak is hindi naman gaano ka prolonged or repeated exposure na makaka-cause ito po ng infertility sa kanya. Kasi nga is hindi naman gaano ka strong acid yung sinamak or yung vinegar. Hindi naman po siya nakaka-apekto sa sexual capabilities po ng pasyente po. At para ma-debrief si Emerson sa nangyari, ipinakonsulta rin namin siya sa isang psychologist. Ngayon, nasa state of shock pa rin siya. Sariwa pa rin sa kanya yung trauma. Maaaring mawala yung tiwala niya sa tao. Maaaring pakiramdam niya dahil lagi siyang nasa panganib at magbabago yung kanyang behavior. Kailangan niya ng psychotherapy para may iproseso at matulungan siya makapag-cope sa mga pang-araw-araw niyang pamumuhay. Samantala, sinubukan din ng aming team na hanapin ang tatay ni Emerson. Pero walang nakakaalam sa kinaroroonan nito ngayon. Nitong Webes, si Emerson, formal nang nagsampa ng reklamo sa Department of Justice sa Digo City laban sa mga pulis na itinuro niyang may gawa nito sa kanya at sa kanyang ama. Sa MSWD, naka-custody ng bata. Since na-file na yon doon sa piskal, they assured them na okay yung security nila. So ito yung groceries, dadalhin nyo yan sa bahay ninyo para makatulong. Salamat sa pagtabang sa kuha. So aside doon sa ginawa na namin, we will continue to monitor the case. Walang pinipili ang batas. Makasabihin nila, ay hindi yan gugulong kasi kapwa pulis. No, mali sila. Marami ang matitino na pulis. Huwag naman i-drag yung buong organization. Hindi na dapat pang paalalahanan ang mga nasa pwesto na dapat tumulong at sumaklolo sa mga mahihina at nangangailangan ng saklolo. Hindi nga ba't kaya kayo nandyan para magbigay ng serbisyo sa publiko at karapat dapat na tawaging lingkod bayan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.